Pero pa, kabayan, paano ko malalaman mo na Facebook, kahit na ikaw ay nakapo, sa Facebook, ay nire-record ni Facebook, ang iyong activity, nire-record ni Facebook, kahit na ikaw ay nakapo. Yes, tama ko kayo, tama pa yung nire-record. Tama pa yung nire-record yung mga kapatid, dahil si Facebook, kahit ikaw ay nakapo, okay, nilalag niya activity, yan, bagong launch. I-launch itong Facebook activity, January, this year, January 28, 2020. Malaman, hindi lahat tayo, alam, yun may, kahit na yung mga ka-office mate ko, nagugulat mo. Nagugulat dahil sa katigahan nito ng Facebook. Okay? Meron siyang off Facebook activity, kung saan ginawa ko ito para daw, no, matrack at makabuti ang business to business, okay? Transaction mo with Facebook. At even, no, kung ikaw ay pumunta sa Shopee, at off ka sa Facebook, okay, hindi ka sign in sa Facebook. Even if, kahit hindi ka sign in sa Facebook, no, off ka sa Facebook, bilalag pa rin ni Facebook ang activity. Kung ikaw ay bumili, kung sa site na yan, action na yan, pagpunta ka sa tut! Ano naman ngayon kung meron ganun activity? Diba? Off activity. Ano naman ngayon? Ano naman ang security risk? Diba? Ano naman yung security risk bilang user ng Facebook? Ano nga ba? Diba? Alamin natin ngayon yan. Dahil isa-isay natin, ano nga ba itong off Facebook activity? Alright? Handa na kayo? Handa ka? Tanong ngayon, paano kung malalaman mo ano ang gagawin? Tara! Samahan nyo, i-explore ang off Facebook activity! So tara na! So ito na nga mga kapatid. Okay? And at dadaling tayo Facebook. Yes. So sa homepage, dinadala tayo sa homepage. Click mo yung tatlong line. Okay, nakaset yan. And then, scroll down mo. Makikita mo yung settings and privacy. Okay, ayan. Then, kailangan mong i-click yan. And then, makikita mo yung settings. Then, i-click mo yung settings. At dito natin malalaman. Okay, ayan. So, ayan na. Ayun, so, snap.com ang Facebook. So, that back. So, scroll down. Okay, scroll down lang. Yep, scroll down mo yan. Then, makikita mo off Facebook. Yahoo! Kita na natin! So, excited ka na ba malaman? Sige. So, currently, ako ay naka-off Facebook activities currently turned on. Turn off. Binura ko na mga baka makita niyo ako. Makita niyo ang mga binibisita ko. Okay, so, tinurn off ko na at binura ko na ang aking mga binibisita. So, isang beses lang i-turn off. Pwede na. Turn off itong off Facebook activity. Okay? So, ayan. Oh, sinasabi dito, no, na only you can see this list. Ikaw lang daw ang pwede makakita. Oh, kasi diba, kahit na ikaw ay naka-off at trace siya yung mga activity. So, hindi ako sure na ikaw lang makakita. Diba? So, i-click natin tong clear history kung saan dito mo kini-clear o winawash out yung tinatanggal, no? Yung mga binisita mong mga application, website, at kung ano-ano. Okay? So, isa-isay natin tong then, recheck mo yung itong more options. Okay, more options. So, bibisitahin natin tong more options and then, we need to, ito, yan, access your information. Tingnan natin ito. Tingnan natin ito ng maigi. Pasahin muna natin itong description niya. It's a list of your Facebook information that you can access in the address. Okay, alright. So, i-access, no? I-access ni Facebook itong lahat ng information. Yung information na meron ka dito. Ano na ba ito? Post mo. Ang post mo ay yung track ni Facebook, photos mo, at saka video kahit na ikaw ay offline. Off Facebook, okay? And then sa comment, kung nag-comment ka, let's say, sa ibang social media, tatatap niya yan. Likes and reactions, ayan. Sa post, comments, pages, like, friends. So, makikita ni Facebook yung friends, people currently connected to, send friends requests. Okay lang kasi, yun naman ang purpose ng Facebook. Follow me and followers. Okay, patuloy tayo. So, ito sa messages. Nakaka-intriga to kasi guys. Kahit na off ka sa Facebook, diba? Kaya niya i-trace yung mga pinag-usapan. I know, aware ka dito kasi nagkano kayo, agree ka dito. So, sa groups, yes, makikita pa rin kung saan yung groups mo. Sa events, natatrack yan. Off, no? Your events, your event responses, event invitation. So, lahat po yan ay natatrack ni Facebook. Even if you're off. Kahit ikaw ay naka-off Facebook, naka-log out yun, natatrack niya yan. Okay? So, yan. Sunod natin is yung page. Yung profile information. Ito pala. Sorry, pagdaan ko, no? So, yung profile information, mga kapatid, pinakakabahala. Kasi, ano ba yung pag-trace dito? Yung profile information. Okay. So, ito. Parang yan. Hindi yan. Ilan mo ginawa. Yung contact information. So, ano sa'yo? Like, friends. Your music. Hobbies. So, tinatrack yan. Diba? So, information mo sa cellphone mo. Na-mention kanina, diba? Yung photos. Pwede niyang track. Kung ano yung mga news mo. Tapos, yung about you. Your name, birthday, work, location, commission, thesis. You'd like to add it. So, detrace ni Facebook. Okay? Significant action or events you've added to your profile. Detrace pa yung Facebook. Kaya hindi ka naka-login sa main. So sa marketplace, ito na bahala rin kasi meron kang kadi eh. Yung sold, tapos hindi bang credit card gamit. Paano kung gamit mo ang credit card? Paano kung gamit mo ID? Mga card hashness. Kaya may ID pa rin na COD talaga. Okay, kita mo yung address mo. So, nakuha niya. On and off, on and off. Kaya ni Facebook i-log yung activity mo. Off na, natitrace ni Facebook, kano na kayang on, di ba? So yung marketplace. So, di ba minsan nagpo-post tayo sa ano? Nagpo-post tayo sa marketplace. Ito yung option doon. Sold out. Tapos, yung option na hindi na lang ikaw magsabi. Di ba? Option na nabenta mo na. I-click mo yun. Okay lang yun. Ano kung ang option mo ay ano? Ano natin trace pa rin Facebook yan? Kung nabenta na. Bakalis na po ba yung information? No? Nakukuha yung leadership, business information. Kung ano-ano pa. Kasi off nga, di ba? Kahit baka natin trace yung activity mo, bawat pindot mo, di ba? Natin trace kung ano man yung pindot mo.
So mas lalo ito, sunod natin, is yung payment history. So ano ba meron dito sa payment history? Nakaka-shock. May gulay. So yung nakakalungkot, nakaka-shock, nakakalungkot, dahil pag tinignan natin ito sa loob, pag ginamit mo ang credit card mo, ginamit mo ang debit card mo, kailangan lamang, magkikiin ka ng password. So magkikiin ka ng password mo. Sabihin niya, alam natin. Alam natin. Huwag ka magulat kung mayroong, may mga ghost transaction. No? Huwag ka magulat kung halimbawa nag-leak, no? Nag-leak. O may mga hindi magandahang ugali. Ang tao lang doon sa Facebook. Kaya-kaya, no? Kaya-kaya. Diba? Gamitin yung mga resources na meron tayo. Kung meron ka, diba? So yan. Yeah. Eh, hindi ako magamit ng credit card. Kasi wala akong credit card. Wala akong credit card, mga kapatid. So wala akong ganun. No? So ito yun. Yun yung mga, ito yung sa off Facebook activity, diba? Makikita niyo yan. Realize yan. Later. Ano pa ba? So meron tayong ano? Meron tayong safe items and collections. Tapos meron tayong your place. O, pati yung places mo, track yan. O, karamihan sa atin nag-off ng, ano diba? Ng lugar, diba? Yung address. So nag-off tayo ng ano, address. Pero nag-trace pa rin yan yung Facebook account. Tapos meron tayong apps sa website. Ito interesting kasi makikita nyo yan yung ano, makikita nyo dito. Kasi nabura ko yung akin. Trinan nyo to guys, makikita nyo kung ano yung mga website na binisita nyo. Ano yung website, ano yung application na inupload nila. Okay? So lahat po yan, makikita doon. Ayan. So apps ano website, ano? Kung gawin ng lock-in dito. Nabisa yan na kita! Okay, kung halimbawa nag-lock-in po kayo doon. Ano? Gamit mo ang Facebook application. Admin. Apps ano website. Actually, kahit ano, kahit hindi naka-admin eh. Kasi yung binisita ko, yung binisita kong mga application bago ako nagbura, tinignan ko yung application sa website. Hindi interesting. So, tinignan ko doon, apps use Facebook login. Hindi naman. Kahit hindi nga naka-login si Facebook eh, nandun pa din yung application. Nandun yung application. Hindi, bakit? Sa Shopee ba, nag-login tayo sa Facebook? Hindi naman. Bakit nandun siya? Sa application ng bangko. Hindi naman eh. Hindi mo naman nilalagin sa Facebook. Ano ba talaga Facebook? So, di ba? May mga ganun. Oh, may mga ganun ano mga kapatid. So nakakabahala, di ba? Nakakabahala. So baka mas kilala pa ni Facebook ikaw kaysa sa magulang natin. Dahil lahat na broadcast tayo kay Facebook. So, off mga kapatid eh kaya, di ba? Yan oh, yung application. So apps you're the admin of. Application ikaw ang admin, kaya niya. Post from the apps given permission to post on your account. Oh, ito, post from apps and website. Okay? So ito, from the apps you've given permission to post on your behalf. Oh. Yung mga, ingatan talaga, pag halimbawang, may mga application kung saan humihingi ng permiso sa'yo na mag-post on behalf of you. On behalf of you, ha? Kaya, kung napapansin mo, mga kapatid, na meron kang magugulat ka na lang, uy, bakit, ano, na-friend mo na itong taong to? Hindi naman ikaw nag-invite. Alam mo na. There is someone, meron mong tao na nag-post bilang ikaw. Okay? So, sa kabila ng ikaw ay busy, ayan, pwede palang mag-post yung application na yon na binigyan mo ng permiso, mga kapatid. Okay, binigyan mo ng permiso na mag-post kahit hindi ikaw. Yung application yun ha, so pwedeng mag-post on behalf of you. Okay? So pwede pala yan. Kaya naman magugulat ka, di ba mga kapatid? Na, bakit kaibigan ko na to? Di ba? Na-experience mo ba yan? Kung na-experience mo yan, eh huwag ka na magtaka dahil binigyan mo ng permiso na yung application na yan. Eh huwag ka magalit. Oh, bakit kaibigan ko na to? Di ba mga kapatid? Kasi may mga application kang binigyan mo ng permiso. Okay? So ingatan, di ba? Anong pwedeng gawin? Eh, hindi mo naman pwedeng i-upload yun kung hindi mo binigyan ng permiso. Di ba? So may nga parang, asa na yung data privacy mo? Yung rights mo. So Facebook gaming, ayan, nakuha mo rin yung archive stories. So patungkol naman to sa gaming, no? Lahat po ng information na pwedeng ma-move doon sa archive, ina-trace pa rin yan ni Facebook. Okay? So ayan mga kapatid. Tapos sa archive, ayan, sa archive, pwedeng-pwede, no? And then sa trash naman, no? Lahat ng natapon mo na, na-delete mo na, eh kayang-kaya pa rin i-trace ni Facebook. Okay? Pero nilalag pa rin yan. Nilalag pa rin yan ni Facebook. So tingnan natin tong trash na to. So example lang yan. Tingnan natin. Example, pakita ko sa inyo. So activity mga kapatid. So check niyo yung trash at tingnan yung trash kung ano-ano yung ano. Tinapon nyo na, di ba? Kung ano yung tinapon nyo na mga kapatid. So dito naman sa other activity associated with your account such as posts, given and received. So yan, nagbigay ka ng post, di ba? Yung post mo, okay, yung nabawa sa Instagram, kung kasi pang social media na merong mga, di ba? Yung mga reactions, di ba? Pag heart mo, pag angry face mo, so lahat yan nakikita yung Facebook. So yun yung mga reactions mo, no? Mga reactions mo patungkol doon sa mga, halimbawa, yung galit na galit ka sa politiko niyo, di ba? Galit na galit ka sa kaibigan mo yan. Inangry face mo. So, yung mga reactions, no? Kung nagpuso ka, pinupusuan mo, nilalike mo, care mo, iniiyakan mo, tinatumbs down mo. So, lahat yan, makikita yan. Okay? So, kahit na ikaw ay off, ano? Kahit ikaw ay off Facebook, ay nakikita yung Facebook. Okay? So, para aware lang tayo, mga kapatid. Yan. Then, information patungkol sa'yo, no? Eh, lahat po yan ay natitrace yan Facebook. Okay? So, yan, mga kapatid, lahat po ito, ay natitrace yan Facebook. Kaya, ingatan lang inyong mga activity kung especially no, kung meron kang mga information na mahalaga kasi ikaw ay gumagamit ng
cashless transaction, eh malamang naman ikaw ay prone to risk. Ano risk? Pwedeng gamitin, di ba? Pwedeng gamitin sa kapwa, no? Yung resources, yung information, pwedeng. Diba? So pakinggan natin. So where you are logged in, periods of time, your security and login information, no? So login history, yan. So kitang-kita din. Kitang-kita din mo yan, pag-usapan natin soon, yung login history mo. Matitrace mo. Sino-sino nga ba yung nagla-login gamit ang iyong account? So makikita natin yun kung ikaw ba yun o hindi, di ba? Makikita mo yun. Login history, gaano katagal yung paggamit mo, no? Facebook, at iba-ibang mga security related information. Okay. So pwede naman, no? Pwede mo naman i-download din itong security details pertaining dito sa iyong mga information. So basahin mo 'yon, download yung security information ito na blue. So pwedeng i-download 'yan. Okay? So basahin para hindi tayo mabiktima, no, ng mga taong baliktad ang bituka. Okay? So yan mga kapatid. So pag nag-log in ka periods of time, you've been actively logged into Facebook. So inano 'yan? Kumbaga may algorithm, no? Kung gaano katagal gumagamit ng Facebook. Okay? So ayan. Log in sa logout, sa history of your logins and logout on Facebook. So nakikita din mo 'yan, no, sa iyong activity. Authorized logins sa computers and mobile phones you've saved to your Facebook. Lahat 'yan ay natitrace na ng Facebook. Okay? So ayan mga kapatid. Ito, lahat yan, okay? Trace yan yung Facebook, okay? So, yan mga kapatid, ayan about you. So, about your information shared with your Facebook account, okay? So, kaya, advice ko talaga, no? Advice ko sa mga lahat ng gumagamit ng Facebook. Huwag masyadong ibulga, no? Lahat ng information na meron ka. Dahil pwede kang mabiktima sa tinatawag na identity theft, di ba? Meron tayong ganyan, identity theft. So, marami ng, ano, ninakawan ng personalidad, di ba? Dahil sa social media. So, ingatan natin. So, balita, di ba? Marami ng instance, marami ng pagkakataon na narinig niyo na to. Na merong dami, di ba? Merong dami itong Facebook account mo. So, minsan ikaw nakaka-discover, no, di ba? O, kaya naman mag-post ka ngayon. Kapag merong taong nag-invite sa'yo na i-friends mo to, ikaw din yan, eh. Parang dami mo yun. Huwag mong tanggapin dahil hindi ikaw. Di ba? So, huwag kang magtaka kung merong ganong pagkakataon na makita mo kung may dami, di ba? Dahil mo yan sa mga information binibigay din natin sa mga application. Di ba, naalala mo yun? Yung mga application na humihingi ng permiso sa'yo na mag-post bilang ikaw, di ba? Bilang ikaw, so pwedeng mag-post yung application na yun gamit yung sarili mong impormasyon na parang ikaw, di ba? Nagtatawang ikaw. So huwag kang magulat sa mga impormasyon na yan, binibigyan mo ng permiso. Okay, so anong learnings dito, mga kapatid? Dahil malaking impormasyon to para sa ating Facebook user, especially yung mga diehard fans, no, ng Facebook, ito talaga namang, di ba? Medyo nakakabala naman sa akin itong application na to, Facebook. Okay, especially sa mga taong nagdidepende sa online transaction, especially yung cashless transaction. So, face recognition ay matagal na to, di ba? Minsan, di ba, mas kilala pa ni Facebook yung mukha mo kaysa yung mga kaibigan mo. Ano ba, nag-post, no? Nag-post yung kaibigan mo. Okay, kahit hindi, ano, kaibigan mo, sige. Nag-post yung kaibigan mo, nandun ka, so automatic yan, natatrace yan ni Facebook. Isang nga, tinatag yung mukha mo. Natag na yung mukha mo. Nasubukan ko kasi yan. Nasubukan ko, nag-post ako sa kaibigan mo. Ayaw magpa-post yung kaibigan mo ng mukha na. So, ang ginawa ko, di ba? In order of ko yun, tinanggal ko yung ano. Kasi na-recognize siya yung mukha ng kaibigan ko. Yung kaibigan ko ayaw na. Pero kung hindi ka tumitingin, di ba? Hindi mo tinitingnan yung pinpost mo at sino yung mga na-recognize ni Facebook, di ba? Kasi may face recognition eh. So, yung mga recognize ni Facebook na ito siya, di ba? Kilala niya. Ayaw magpatag nun yung kaibigan na yun. Hindi mo na tingnan, di ba? Mapapahamak yung kaibigan mo. Diba? Mama kaibigan mo. Lalo, ano yun, diba? Party-party, ayaw makita sa pisina, diba? Kaya ka pala hindi sumama sa amin dahil may bakit ng party. Hindi. Diba? May mga ganong instance. Makakarelate kanya dahil lahat tayo may ganong experience na huwag mong nakita, huwag mong nakita. Dahil ayaw mo makita. Ayaw kong makita na ganito. Next, voice and recording transcription. Voice recording and transcription. Yan, pati voice recording, mga kapatid. Nare-record na, no? Ay, Facebook. Okay, so balik tayo. Punta natin itong manage. Itong more options. More options, okay? And then punta natin yung manage future activity. Yeah. Manage future activity. Then, sa inyo yan. Tapos punta natin itong manage future activity. So, yun yung dahilan, no? Yun yung dahilan na binibigay yung Facebook. Dahil gusto lang niya ipakita yung mga relevant ads. Yung naangkop lang na ads para sa inyo. Okay. So yan, manage future. Click natin ito. Click natin itong manage. And then dito mo pwedeng i-turn off or on. Okay? Turn off yung off Facebook activity. Okay? So diyan mo pwedeng i-turn on, i-turn. So automatic, pag halimbawa bago sa Facebook, naka-turn on mo yan. Okay? By default, naka-turn on mo ang off Facebook activity. Okay? So magugulat ka na lang kung ano yung mga application, website ang dinalaw mo. So you don't currently have activity turned on, turned off. Yeah. So yung aking feature na to sa aking cellphone, eh, i-turn off ko na, binura ko. So discover nyo yung sa iyo, mag-discover nyo yung sa inyo. Tapos huwag mong kalimutan i-comment, no, below kung ano yung experience mo. Ano yung, kung gusto mo maging ano, so if you want to be honest, kung ano yung nandun, no, nandun sa off activity, application na na-open sa'yo, na-record ni Facebook, wag ko kayo magkatumiling i-share dito sa comment section. Balikan nyo ko ito. Balikan nyo ako, mga kapatid. Balikan nyo ako muna update doon sa inyo. Experience, no, sa pag-turn off ninyo. O pag-turn on,
So kung ikaw ay mag-experiment dito, go ahead, experiment pa rin. But now, ngayon alam mo na, no? Dito mo makikita kapatid, yung mga application, website na dinalaw mo. So dyan nakalista, nakalista. Okay? Currently again, ang aking Facebook ay naka-turn off. At binura ko na rin for my revenue. Sa akin ano, para sa personal para sa personal kong ano, activity, in-turn off ko na bakit makikita nyo sa akin. Hindi, check. Anyway, so yan mga kapatid. So nakakabihan, nakakalungkot, di ba? So nakakagalit din itong feature ng Facebook na ito, di ba? So I don't know kung ano maging reaction mo dito. Basta para sa akin, hindi siya ganun ka ganda, no? Para sa ating mga kapatid. Dahil yung privacy mo, eh talaga naman, nakakompromise, di ba? Nakakompromise. Kung ang hangad nila ay para lang sa business, para sa ads, para sa mabilis daw na transaksyon, no? Para sa'yo, eh para sa akin, hindi good niya. Hindi ako good. Okay? So paano kung ang impormasyon mo ay malalantad sa publiko dahil hindi? So yan ang katanungan ko sa inyo. Paano kung malaman mo, no, itong feature na to? Ano gagawin? So nasa iyo na yun mga kapatid, kung ano ang gagawin mo. Kung nagustuhan mo to ang aking trivia sa inyo mga kapatid, eh don't forget to share, don't forget to subscribe, don't forget to subscribe, don't forget to comment, and of course, kailangan mo yan ang bell para dikit ka sa aking mga trivia sa channel kong Paano Kung Ba? So don't forget to share, don't forget to share this trivia content dito sa off Facebook activity. Okay, so maraming salamat sa inyo. See you when I see you.